sa isang masukal na gubat. Dalawang batang babae ang tinangay, binugbog, at walang awang sinakal. Labi ng talikod eh! Makakaligtas kaya ang dalawa sa bingit ng kamatayan? Nung kakain na, pinahanap na siya. Nawawala na siya ng mga tulip na yon. Hindi siya makita. Sino ang suspect sa likod ng malakim na krimen? Chloe, kising ka na? Magandang umaga po, Aling Linda. Ay, pahirap mo na saglit ng cellphone mo. Ay, nako, itong batang to. Iingatan mo to, ha? Opo, Nay. Talaga. Ito lang naman po kami. Pag tinawag na kaibigan, mabilis pa sa alas 4, talaga naman. Matalik na magkaibigan ang mga batang itatago namin sa mga pangalang Anna at Chloe. Lagi po silang maglalaro pagkakagdating po ngayon sa school. Sabi na po nila ang mag-TikTok. Pero January 6, nawala ang dalawang bata. Hanggang sa bigla nilang umuwi si Chloe sa bahay ng kanyang Lola Estrella na puno ng pasa. Ano nangyari? Nakita ko na lang po siya tumatagbo, iyak ng iyak. Sugatan at iyak ng iyak ang bata. Bakit ganito yung tsura mo? Halos hindi rin siya makapagsalita dahil sa takot. Noong mga sandaling yun, agad nilang ipinagbigay alam sa ina ni Chloe ang sitwasyon ng anak. Pumunta ka dito, bilis! Sara! Halika! Halika, sumama ko. Punta tayo kay ante. Halika na. Kabado na po ako, ma'am. Akala ko po kung anong nagawa po ng aking anak. Tapos po, yun po, nung dumating na po ako dun, ay nakita ko po yung itsura niya. Gayon na lang, ano po, marami pong galos. Tapos, ano, nanghihina, ma'am. Putlang-putla. Batang yan, inano po ni pinagyayabog. Tapos sinakal. Hindi makapaniwala si Linda nang makita ang sinapit ng anak. Ano nangyari sa'yo, anak? Anak! Anak! Sobrang takot po, ma'am, at saka sobrang galit po sa manang loob po sa kanina. Kasi po nagawa niya po yun sa amin. Ano ang nangyari sa batang si Chloe? At nasaan ang kaibigan niyang si Anna? Bandang alas 2 ng hapon ng January 6, 2024. Laking gulat ng kanyang pamilya nang umuwing sugatan ang batang si Chloe. Ano nangyari sa iyo, anak? Ha? Anak! Nanghihina at bakas din ang takot sa mukha ni Chloe. Kwento ni Chloe sa ina. Nakatakas siya mula sa kamay ng isang lalaki. Nay, pinagsusunto kami. Pinagsusunto kami. Sa patnubay ng kanyang magulang ay makakausap nga natin ngayon ang survivor ng ating storya na si alias Chloe. So alias Chloe, magandang araw. Kamusta ka? Maayos naman po. Masayahin ang batang si Chloe. Halos hindi mo mababakas na dumaan siya sa bingit ng kamatayan. Pero kwento ni Chloe, nawalan siya ng malay matapos magbugin at sakalin ng isang lalaki. Ano na yung reaksyon mo nung simula na siyang malakit? Ano po, naiyak. After kanyang saktan sa likod, ano naman ang nangyari na? Anong sumunod na nangyari? Ano po, kumuha ng ano, buli po, tali. Okay. Kinakal po kami. Nung time na sinasaktan kayong dalawa, nagawa mo bang tumakbo o nagpanggap kang patay? Paano mo nila? Nagpanggap ng patay. So, ano ka, nahiga lang? Opo. Bakit mo naisip yun? Para po makaligtas. Mm-hmm. So, anong ginawa mo? Para, paanong pagpapanggap ng kuwari patay ka? Anong ginawa mo? Nakapikit po ako. At nang makakuha ng pagkakataong makatakas, tumakbo raw si Chloe para humingi ng tulong. Kalaunan,
Ibinunyag na rin ni Chloe na hindi siya nag-iisa nung dalhin siya sa gubat ng lalaki. Si Ate-Nay nandun po, Nay. Naiwan siya sa gubat, Nay. Chloe, may tuturo mo ba kung nasa si Anna? Ayon kay Chloe, kasama niya ang kanyang kaibigang si Anna. Halika na. Nakaya mo ba? Puntaan na natin. Halika na. Yung ginagawa niya yun, sabay ba niyang ginawa yun o isa-isa? Isa po. Isa-isa? Sinong una niyang sinakal? Po. Ano ang nangyari sa batang si Anna? At sino ang nasa likod ng krimen? Anak! Anak! Yayabog. Tapos sinakal. Pinunto. Anong ginawa sa'yo? Pinunto. Tapos? Nakaligtas ang 8 taong gulang na si Chloe sa kamay ng isang lalaki na bumugbog sa kanya. Kuha ito ng cellphone video ng sandaling nakatakas ang 8 taong gulang na si Chloe. Hindi niya tunay na pangalan mula sa isang lalaking dumukot at bumugbog sa kanya. Palaisipan ngayon kung nasaan ang 7 taong gulang na si Anna, ang kanyang kasama, at kung ano ang nangyari sa bata. Kwento ni Chloe, sinuntok at sinakal siya ng suspect gamit ang mga dahon ng buli. Kaya nga po, nung dating ko po doon, nagulat na nga lang din po ako. Tapos pa, basta po ang imik lang po nung bata, mama, si dinala niya si ganun lang po ang imik niya po. Isa-isang imik pa po yun, ma'am. Si Anna, Nay, nandun po, Nay. Naiwan siya sa gubat, Nay. Pero ayon kay Chloe, naiwan ang kaibigan niyang si Anna sa lugar kung saan sila dinala at sinaktan ng lalaki. Ang kwento po nung bata, nung medyo nahimasmasa na, nung magkamalay daw po siya, ay tumakbo na daw po siya. Ay, tumakbo na po siya ng tumakbo. Nay! Sa puntong yun, nakarating na rin sa pamilya ni Anna ang nangyaring insidente. Lucy! Lucy! May nangyari kay Anna! Chloe! Anong nangyari? Nasaan ang anak ko, si Anna? Asan sila? Nasa gumad mo. Malapit mo sa ilong. Labis ang pag-aalala ni Noel nang malaman ang masamang balita. May nakapagsabi sa akin na tinangay nga siya nung si ano na yan. Pagkat ay nagandiyan, hinanap ko. Hinanap ko sa gubat. Tumawag ka sa barangay. Magpapatulong ako kila Kokoy. Sa paghanap, baka maabutan pa namin si Anna. Anna! Kasama ang mga tauhan ng barangay, Anna! Nagpunta sina alias Noel, Anna! At Lucy sa gubat. Anak! Anak! Anna! Hinanap ang lugar na itinuro ni Chloe, Anna! Anna! Kung saan naiwan si Anna at ang lalaki. Anna! Tinatayang nasa 2 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Ayan, yan niya itinaan niya, no? Buwat sa amin. Pagkaroon, gano'ng kalayo yan. Noon, tagputin na, may mga bakas ng paati yung anak ko sa kanila. Makaligtas kaya si Anna sa kamay ng lalaking tumangay sa kanya? Anna! Anna! Anak! Anna! Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? May nangyari kay Anna! Chloe! Anong nangyari? Nasaan ang anak ko, si Anna? Asan sila? Nakaligtas sa kamay ng isang lalaki ang batang si Chloe. Pero naiwan ang kaibigan niyang si Anna. Kaya sinimula ng paghahanap sa kanya ng amang si Noel kasama ang mga taga-barangay. Sinundan ko siya doon.
ano, paano po nakikita ko yung bakas ng paa niya, saka yung bakas ng paa ng anak ko, na sa papa rin siya pumunta, tapos may nawala yung bakas, tapos may nakita namin doon sa may ilog yung bakas niya. Sinundan ang mga nakita nilang bakas ng paa. Anak! Pagdating doon sa may ilog, hindi siya tumawid ng ilog kasi malalim yung tubig. Ay may gubat na gubat, naisipan kung doon dumaan. Sa gitna ng kanilang paghahanap, nakita ko na yung anak ko nandun na, nakatihaya at wala ng buhay. Didinampot ko siya. Anak! Tulungan niyo ako! Tulong! Nagsisigaw na ako talaga sa galit. Sabi ko, bakit? Ano, ginigising ko, anak, gumising ka. Sabi ko ngayon. Hindi naman siya gumising. Wala na talaga. Tulungan niyo ako! Tulong! Ayon kay Mang Noel, nagdesisyon siyang dalhin ang anak sa kanilang bahay sa pag-asang maisasalba pa ang buhay ng bata. Pwede pagdating doon sa ano, nung makita ko, tinawag ko siya, purito ka, patay ng anak ko. Pwede pagdating dyan, sabi, oo nga, di palakat na din, hindi inuga ako. Gumising ka, huwag mo kong iwanan, di binuhat ko na siya. Pero huli na ang lahat. Hindi ko naramdaman kung anong pakiramdam ko. Basta't ang alam ko, bakit pinatay niya ang anak ko. Galit na galit ako, sobra talaga. Umaasa po ba kayo tayo nung nakita niyo yung katawan ng inyong anak na buhay pa siya? Buhay pa, maasa ako na buhay pa siya. Kasi hanggang amin, malayo naman ang amin, ginigising ko pa talaga siya. Hmm. Wala na talaga kasi dyan, nakagaya na nga yung dila niya, kagat-kagat niya ako. Yung buhat-buhat niyo po siya tayo, nararamdaman niyo bang tumitibok pa rin yung puso niya o humihinga siya? Wala, hindi ko nararamdaman kasi ang nararamdaman ko, yung silak mo na ano, bakit niya ginawa sa anak ko yan. Noong mga oras na yon, naipagbigay alam na rin sa Sariaya Polis ang nangyaring krimen. Meron pong tumawag sa aming himpilan at pinaalam na meron daw pong natagpo ang batang patay. Kami po ay pumunta sa lugar na kung saan sinasabi yung pangyayaring may pinatay na bata. Maingat na kinausap ng PNP Women and Children Protection Desk ang survivor na si Chloe. Dito na ibinunyag ni Chloe kung sino ang may gawa nito sa kanila. Kilala mo ba kung sinong may gawa nito? Si Enteng po. Si Enteng po yung gumawa niya. Walang iba kung hindi ang kanilang kapitbahay at kamag-anak na si alias Enteng. Ay sila yung magkakapitbahay lang. Malapit na magkakaibigan dahil itong suspek minsan doon din ako kumakain sa kanila. Sabi ko, bakit mo ginawa sa anak ko ito? Anong kasalanan? Wala akong nagawang kasalanan sa kanila. Sabi ko, bakit niya nagawa? Wala po sa isip na yung magagawa niya yun, gawa ng close naman po siya sa amin. Tumira pa nga po siya sa amin ng ilang buwan po eh. Tapos kabanding niya lagi yung mga anak ko po. Kaya po, buo po yung loob namin sa kanya. Sa puntong yun, formal na sinimulan ng mga polis ang investigasyon. Alam mo ba kung nasaan ang bahay ni Enteng? Opo. Doon po ba sa ating dinakarang kanina, doon po talaga dumadaan yung mga bata o may ibang ruta silang dinadaanan? Doon talaga sila idinaan kasi shortcut po.
Ano ang kwento sa likod ng malagim na sinapit ng mga batang sina Chloe at Anna sa kamay ni Enteng? Wala ng buhay nang makita ni Noel ang kanyang ikatlong anak na si Anna. Ayon sa death certificate ng batang biktima, lumalabas na asphyxia o kawalan ng oxygen dulot ng pagkakasakal ang naging dahilan ng pagkamatay ng paslit. Hanggang ngayon hindi yan nawawala sa isip bago matulog, pagkagising, nagising ako ng gabi. Siyang nasa isip ko kahit kumpleto yung anak ko, hinahanap ko siya sa higaan. Sa tulong ng isa sa mga biktima na nakaligtas na si Chloe, kinilala ang taong posibleng nasa likod ng krimen. Kilala mo ba kung sinong gumagawa nito? Si Kuya Enteng po. Walang iba kundi ang kanilang kapitbahay na si alias Enteng. Si Enteng ay pinsang buo rin ni Romeo na ama naman ng batang si Chloe. Kilala ko talaga siya, sapol batang maliit. Kilala ko na yan, mga yan. Dito nga sila lumaki ang pamilya niyan. Halos pinsang buo talaga nung nakaligtas na bata. Pero si bahay ko talaga dito. Pero siya ay talagang pagka nung may trabaho siya nun sa ano, sabi niya, Kuya, inom. Lagi ko niya gagayan, tataas yung kamay, inom. Sabi ko, wala akong pira. Sabi niya, ako naman. Gawa nung pag may pira, kung sino may pira, pag kami nagiinom, may di siyang nabili. Ayon kay Noel, ni minsan hindi niya naisip na kayang saktan ni Enteng ang kanilang mga anak. Talagang mabait yun. Hindi ko lang nasabihin, yun lang, batang yun, medyo may pagkabarumbado din niya kasi pag tinanong ng iba yun, yung sagot na iba ba lang. Ayon pa kay Noel, isang araw bago mangyari ang krimen, nakapag-abot pa ang ina ni Anna ng pagkain para kay Enteng. Nay, si Kuya Enteng nandito na po. Nakilala mo na, naglalaro ko pa ng manika. Oh, Enteng, bakit ka na pa rito? Manghihingi lang ho sana ako ng konting pampulutan. Tirik pa ang araw, pag-inom na agad ang alak, ang inaatupag mo. Ginawa mo pa akong tagaluto ng pulutan nyo ah. Eh, sana ho. Halika rito sa loob. Tay! Kumain na ba kayo? Di ba po eh, inaantay po namin kayo. Tutoy, naparito ka. Eh, nagdelihensya lang ho ako ng konting pampulutan. Nagiinuman ho kami doon, baka gusto niyo sumama. Sige na, kasi pagkakain ko, babalik din ako sa bukid. Yo, mauna na ako. Salamat po ha, sa pulutan. Salamat po. Paano nga pa nagawang sakta ni Enteng ang dalawang bata? Ma'am, ano po itong lugar na to? Ano po nangyari ko dito? Ito po ang dinaanan ng biktima na pinatay dito na bata. Opo, si Anna. Si Anna. Dito siya dinaan. Opo, dito po dinaan hanggang doon sa may ano ng mga bulihan. Mm-hmm. Ito po ba, ma'am, ay talagang daanan ng tao o paano po ba ito? Opo, may daan talaga ito dito. Dito ang dinadaanan ng mga ano pa, may mga bahay doon sa unahan. Kaya lang malalayo na. Oh, dito lang kayo ha? Hatid ko lang yung pagkain sa tatay mo. Opo, Nay. Sige. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis. Tanghali ng January 6, 2024, nagdesisyon ang magkaibigan na Anna at Chloe na sundan ang ina ni Chloe na si Linda. Ninip na ako. Sunod kayo kay nanay. Tara, lumakagala naman tayo. Sinundan yung nanay nung isa kasi maghahatid ng pagkain doon sa kanyang tatay as karpintero. Kuya! Oh, mag-ingat kayo dyan ha. Maraming aso dyan. Opo. Sige po. Yes. Ayon sa mga pulis, posibleng nadaanan ng dalawang bata si Enteng nung mga oras na yun. Wala na yata si nanay dito, nakaalis na eh. Wala na ba?
Tara, balik ka tayo. Gutom na rin ako. Gutom ka agad. Pag-uwi, dito na raw sila posibleng sinabayan ni Ente. Kami. Okay. Ang ginagawa mo? Mama Kaisa. Kuya Te. Lumalabas na binitbit ng suspect ang dalawang bata at dinala sa mas masukol na bahagi ng kagubatan. Kuya, kuya! Kuya! Dito, walang awang binugbog daw ang dalawang bata at babae. Kuya! 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 Base sa investigasyon ng mga otoridad, dito nga dumaan yung ating suspect, dala yung dalawang biktima natin. At sa daan pa lang ay nakakaranas na ng panggugulpi yung ating dalawang biktima. Pero dito pinaniniwala ang nakaranas ng matinding pananakit, lalo na ang ating biktimang si Alias Ana. Ilang sandali pa, sinakal daw niya ang mga biktima. Kuya, tigilan niyo na kami, kuya. Palag! Ha? Kuya! Hanggang sa nawalan na nga ng malay si Chloe. Kwento ng ating survivor na si Alice Chloe, itong dahon daw ng buli ang siyang mismong ginamit ng suspect para ibigti ang dalawang biktima. Pero sa kabutihan pala, itong si Alice Chloe ay nagawang makatakas. Pero si Alice Ana, napuruhan pa ng mas marami pang bugbog na kanyang ikinamatay. Dahil sa testimonya ni Chloe, itinuring ng mga polis na pangunahing suspect sa krimen, si Alias Ente. Gaano po kalakas yung kung ano, yung testimonya po nung isa sa mga nakaligtas po, yung ating survivor? Para ho dito sa kasong to, gano'ng kalaking elemento po? Malaki naman ang ano, kasi nagsabi naman, totoo naman lahat ang sinabi ng bata. Sa mga pangyayari. Pinagyayabog, tapos sinakal. Pinunto. Anong ginawa sa'yo? Pinunto. Nakita po niya kasi mismo. Opo, opo. Kasi dalawa sila eh. Dalawa sila mismo na sabay ginagawa ng hindi maganda. Pero ng mga panahong yun, nakapagtago na si Ente. Kinabukasan, January 7, 2024, sumuko sa kapitan ng barangay si Ente. Huwag mo akong maate-ate! Ayop ka! Ako talaga alam, hindi ko mo sinasadya! Dito na siya pinuntahan at sinundo ng mga pulis. Kayo po ba si Enteng Perez? Nang tanungin kung bakit niya nagawa ang krimen, sagot daw ni Ente. Bakit mo nagawa kay Ana yun? Demonyo ka ba? Ha? Pati musmus na bata, pinapatulad mo! Hindi ko pa sinasadya yun, akala ko po talaga manika siya. Yun po, alam ko, akala ko po manika siya. Sabi niya, parang manika daw ang tingin niya eh, kasi maliliit na ano, buhat-buhat niya. Opo. Yun lang sabi niya. Sinampahan ng mga kasong murder at frustrated murder si Enteng. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa District J. Sinubukan ng Pinoy crime stories na hingan siya ng panik, pero tumagi siyang magbigay ng pahayag. Nahuli man ang suspect, hindi nito maiibsan ang sakit ng pangungulila
nina Noel at Lucy sa kanilang anak. Sobrang napakasakit. Napakasakit ng makita mo yung anak mo nasa kabaong na hindi naman dapat. Walang kasing sakit po, Mami. Miss na miss ko na siya. Sana lang kanyang mga pangarap dapat matutupad. At pipilitan ko naman na ang gusto niya ay maibigay ko sa kanya. Sa ngayon, unti-unti namang bumabangon ang pamilya ni Chloe mula sa insidente. Ano masasabi mo na ikaw, kausapin na ngayon, kasama mo mga mama mo, papa mo, na malakas ka ngayon at nakaligtas? Anong pakiram mo? Masaya po. Dahil? Ano po, nakulong na po yun. Yung tao? Opo. Anong gusto mong mangyari sa kanya? Doon na lang po habang buhay. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.